Guys, so short video lang tayo para sa pagsagot ng mga katanungan. So magpipili lamang tayo ng isang tanong ngayon. So para sasagutin natin. So ang nanalo ay si Reika Alira. So ang tanong niya ganito, mga kapatid. Sir, paano po kung ang kaso niya ay mag-isa? Mag-isa lang siya ay Section 11. So, available ang Section 11. Tapos, may kaso uli siya, pero dalawa sila doon sa kaso, no bail po. Pwede po pareho ba siyang mag-bail? So, yun, Rika, no? Sasagutin lang natin yung tanong. So, yan. Kung first time nga kayo sa akin, ako nga pala si Policia Puno. Kung gusto nyo, mag-subscribe na lang kayo. Kung gusto nyo lang. Kung ayaw naman, di mag-subscribe pa rin kayo. Well, so, ibig sabihin, isang tao, dalawang kaso. Kaya lang, ang pangalawang kaso niya is dalawa sila doon. So, non-bailable. Yung isa niyang kaso ay bailable. Yung pangalawang kaso ay non-bailable pero dalawa sila doon. So, ganito yan, no? Kung titingnan mo sa anggulo, no? Kung non-bailable, kung dalawa ang kaso mo, non-bailable yung isa, bailable yung isa, nonsense yung pag-bail mo doon sa isa kasi hindi ka rin makakalabas kasi meron kang kaso non-bailable. So, ang tanong mo kung pwedeng magpiyansa, ay hindi. Hindi siya pwedeng magpiyansa. Kasi, non-bailable nga, di ba? Ikaw na rin nagsabi, non-bailable. Kung magiging dalawa yung, sabi, aber, yung kaso, non-bailable, yung isa bailable, mag-bail ka na sa isa, edi sayang lang din, di ba? Kasi nakakulong ka pa rin. Yung respondent, edi huwag ka na lang mag-bail. Ngayon, kung magagawa ng paraan, yung dalawang kaso ng isang tao ay maging parehong bailable, pwede siya mag-bail. So, paraan dito, sumahilot yung kaso, mag-request ng motion to bail para maging bailable yun, non-bailable. At kung bailable na siya, pwede na mag-bail. So, ganun lang kasimple. Hindi siya kumakomplikadong tanong, no? Bailable o non-bailable lang naman. The act of one, act of all. So, doon sa pangalawang kaso niya, kasi dalawa sila, ay dalawa silang akusado lang doon. Pero yung isa lang ang kaso nila. So, pareha sila doon liable. Kung ano man yung kahina, kung maging bailable man yon, since ang dalawa sila, yung isa bailable na rin. So, kasi pareho lang sila ng kaso, hindi pwedeng hiwalayin yun. So, yun lang, Rika, no? So, maraming salamat sa pagtanong. I hope na bigyan kita ng linaw, no? Sa iyong katanungan. Hindi siya pwedeng mag-bail hanggat hindi yung dalawang kaso niya ay hindi nagiging bailable. So, para maging bailable, mag-request kayo ng motion to bail. Iyan kung papayag yung korte. Kung hindi pumayag, so sorry. So yan talaga. Ayaw nilang pumayag eh. Hindi yan magiging bailable. So maraming salamat po. So, ang inyong lingkod, Policia ko. Thank you for watching. See you again. My next video.